Kadalasan gumagawa ang bibig ng 1 o 2 litro ng laway kada araw. Dami-dami ito bago at habang kumakain at nababawasan kapag natutulog. Tuloy-tuloy ang paggawa ng laway at 0.5 milliliters ang ginagawa kada minuto. Ang laway ay binubuo ng bodily fluid kapag hindi kumakain o hindi nakakita, tikim o amoy ng pagkain. Galing ito sa buccal, sublingually at submandibular origin sa bibig. Ang nilalaman ng laway ay ang catalyst na tycholin na tumutulong sa pagtunaw ng sugars na kinakain natin. Marami ang bodily fluid para madaling malunok ang pagkain. Bukod sa pagkain, dadami ang laway kapag may makinis na bagay sa loob ng bibig o kapag kinakabahan o nagugulat. Epekto ito ng chewing gum, tabako, pangingipin at pagbubuntis. Nababawasan ang laway kapag lumunok at bumababa ito sa lalamunan papunta sa tiyan. Ang sanhi ng madaming laway o hypersalivation ay sobrang paggawa ng laway sa bibig, polycyclic o kapag hindi makababa ang laway sa lalamunan dahil hirap makalunok, dysphagia lalo na kapag tumutulo na ang laway sa bibig. Ang ibang dahilan ng sobrang laway ay problema sa postizo o dental inserts, temporomandibular joint issue at bruxism o pudgiling ng ngipin habang natutulog. Mararanasan ito kapag may esophagitis, GERD, gastroesophageal reflux ailment, DK, Parkinson's malady o impeksyon sa bibig. Ganito rin ang epekto ng TB, rabies o kapag may nararamdamang sakit sa katawan, maaring galing ito sa gamot tulad ng parasympathomimetics na ginagamit sa hypertension, ketamines, opiates o psychoactive medications. Gayun din ang sintomas kapag may pumasok na lason sa katawan na galing sa insekto o pagkain. Magpatingin sa doktor para malaman ang problema at mabigyan ng tamang gamot.